like a river, as dark as it is deep. Night after night, the past slips in and gathers on my sleep. My days are just an endless dream of emptiness to me. Okay, sampunong-puno ng pagpapalang hapon na nais ko pong iparating sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa programang Sweet Memories, Talakayin at iba pa, kasama ang inyong lingkod, Madam Butterfly Melmira at Kaparis ng Dati. Meron tayong mga pag-uusapan, ano? At mamaya rin, tatawagan natin ang ating kapartner sa kalusugan na Lerma Mendoza. Okay? Bukod doon, ang ating palagi ang horoscope, ano po, ay maririnig nyo rin mamaya. Samantala, tayo po ay manalangin. Dear Lord, let me remember you not only when I put forward my intentions, not only when I want my petitions to be answered. Let me remember you not only when I am in trouble, not only when I have problems. Let me remember you not only when I am alone and lonely, not only when I am burdened and brokenhearted, not only when I stumble and fall. Let me remember you when I am happy, when I am enjoying myself. Let me remember you most when I am promoted, when I receive praise and honor. Let me remember that you give me all these things to let me know that you love me. Let me remember you my whole life through. Amen. Yes, I believe. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere every word. Every time I hear a newborn baby cry or touch your lips,
nahuli sa camera. Okay, hello, hello po sa ating mga kaibigan dyan. Mahirap manghuli doon, no? Ayan, medyo malayo kasi po, ano po. At ano na lang, binabati ko po ang lahat ng mga nanonood po sa ating kasalukuyan. At hindi ko po ma-open ang aking, data, ayan. Mm-hmm. Okay, yan po, sabi, cannot play video, okay lang. Sige, ganyan na lang tayo muna. Habang wala, sige po, tignan po rin natin, ayan. Kabab, pakitingin nga yon kung sino-sino yan. Okay, sige, thank you. Kasi ano, okay lang, ngayon po ay, basta tandaan po natin ha, ang ating pong pag-iisip, ano po, yung ating mga anuman, mga bagay na ating iniisip ay ano, bantayan po natin ha, dahil po, mahina yung ano ko dyan. Ayan, bantayan po natin ang ating anumang iniisip, ibig po sabihin, kung mag-iisip po tayo, medyo ano po, okay? Ayan, nakatingala na. Ayan, ayusin natin mabuti. Ayan, parang hindi pa rin yata. Parang, okay, o sige, okay, malakas. Parang ano, no, diba? Ayan, taas natin ng konti. Ayan mo tumama. Ayan mo tumama sa kung saan tatama. Ayan. Ayan, makisama na lang tayo sa pagtawa. Ano po? At, siyempre, love na love ko kayo lahat, okay. Lalo na po yung aking mga anak na nandiyan dyan, kung saan man sila naroroon ngayon, ano po, kung saan man sila ng kanilang kapalaran ngayong araw na to, kung nasaan ang Oceana, binabati ko yung aking anak na si Avon Pearl, ano po, ang aking anak na si Lucky. Thank you, anak, sa mga pagmamahal na pinagkakaloob ninyo at pag-aalaga sa mami ninyo, no, sa mami da. Ayan. At doon po sa ating mga kaibigan, sa ating anak na nandiyan sa kanyang trabaho, sa kanyang business, ang aking apo na si Dave, ang aking ang mami niya na si Angela, ayan, ang aking panganay, at yung mag-asawa, no, yung aking second born si Andrian at ang kanyang partner, ang kanyang wife ay naghahanap buhay. Nako, talaga naman kailangan nga naman ngayon na talagang ang paghahanap buhay po eh pagpartneran na po talaga ng mag-asawa, sapagkat talagang hindi na kaya ng ating kalagayan sa ating pagkita ang ating mga pangangailangan, ano po, lahat binabayaran, lahat pag-ikot mo, pera ang kailangan. At lalo na kung meron tayong mga kapamilya, okay, naiintindihan naman po natin, okay. LB Manuel Lapos is watching, thank you friend. Hi Mel, good PM, okay, so magandang hapon. At kay Miss Alicia Innocencio Ansures, ah, Miss ang inalagot tayo niyan. Hindi naman. Okay, siyempre pag nasa labas tayo, Miss tayo. Yan. Kaya lang, parang ganun din. Gandang hapon, Tita Mel. More power to your sweet memories program. God bless po. Yes, thank you, Alicia. At sa program din ng iyong hobby, ano? Okay, so lahat tayo dito sa Kakampi Live ay... ay nakatutuwa na merong mga kanikanyang mga tagusabaybay, ano po. Pero hinire-request natin sa kanila, sinishare din naman natin sa kanila ang ating mga programa dito. Ano po. Sabagkat magandang nakikibahagi tayo sa anumang mga programa dito, sapagkat iba-iba po rin naman ang mga impormasyon na ating nakukuha sa lahat ng mga programa dito sa Kakampi Live. Ayan po yan. Kaya ngayong araw na to, ayan. Kaya lang hindi ko pa siya pinili eh. Pero alam po ba ninyo na ang problema ng kasalukuyan ngayon ay ang tubig. Tama po ba? Mm-hmm. Tingnan natin ha, maganda rito eh, crisis sa tubig. Ito po yan. Kailangan na talagang pumasok ang Malacanang sa kaibang water crisis ngayon na nararanasan sa halos buong Metro Manila. Mistulang ngayon lang nangyari ang ganitong umano'y crisis sa tubig. Ano po?
Isipin pa nga na halos kapapasok pa lang ng Marso, ura-urada na ang kalbaryong tinatamasa ng ating mga kababayan dahil sa kawalan ng tubig. Nag-iipon sila. Ang aking friend po niyan sa Antipolo, si Elaine Guarino, ano, ay naglaban ang gabi. Bakit? Kasi mag-iipon siya ng tubig ngayon, 10 to 5, ganyan. Pagkatapos maglalabas siya sa gabi, yan po ang ginagawa po ng mga karamihan sa ating mga mamayan ngayon. Ano po, nag-iipon ng tubig, pagkatapos saka sila magtatrabaho ng kanilang mga gawain, lalo na mga paglalaba. Ano po? At siyempre, pagkatapos ng labahan blues, halos maubos-ubos ang tubig dyan, mag-iimpon ka na naman. Ayan, ha? Kaya po kailangan po yan. Kakaiba talaga at marami ang nagtataka sa ganitong sitwasyon sa tubig ngayon. Hindi lamang sa palasyo ang nagnanais busisiin ang sinasabing kakulangan ng tubig. Balak na rin itong imbestigahan ang Kongreso. Sige po. Kung ano sa palagay ninyo ang makabubuti, ay gawin po ninyo at nang sagayon po naman ay magkaroon naman ng kalutasan ang problemang ito. Kung sa bagay po naman, ano po, oo nga, at marami po sabihin na natin na may mga pinanggagalingan ng mga tubig na yan. Pero alam po naman natin na sa dami ng pinagseserbisyuhan ng mga tao ng tubig na yan ay talagang pwedeng-pwede na tayo po ay kulangin o kapusin. Ano po? Kaya nga po, ang sabi, bawat patak ng tubig ay mahalaga. Parang ngayon ay nakasabay na siya ngayon ng butil ng bigas, na bawat butil ay mahalaga. Pareho na sila ngayon. Kaya mag-ipon na rin tayo. At kung yung halimbawa, yung mga pinaghugasan, pinagbanlawan ng ating mga damit, i-save niya na po yan para pambuhos po doon sa ating banyo, ano po, panlinis ng mga basahan or anuman, ano po. Yan po yung ating mga pwede nating gawing pagtitipid. At kung kayo po ay naliligo ng 2 balding tubig, ay magbawas po kayo. Gawin nyo na lang na isa. Madali naman po yun. Alam nyo, may technique naman po ang lahat ng mga ginagawa po natin. Kasi ako nga po, timba tubig noon, no? Sa isang... Excuse me po. Sa isang timbang tubig, ano po, pwede po natin mapagkasya yan sa pagpapaligo natin. Kahit sabihin natin na marami tayong gagawin sa pagpaligo natin. Alam po nyo, bigyan ng technique. O yan, sige, ganito lang po yan. 2 tabo, pambuhos, pambasa sa katawan, tapos kalahating tabo, yung nagsasabon ka na ng buo mong katawan, yan, ganyan, tipid talaga sa tubig, ano po. Pagkatapos, maghilod kayo na, magtawel kayo, or maghilod kung ano man, habang ano, yung kalahating tabo na tubig na ipinambabasa ninyo, pinangsasabon po ninyo, dyan nyo ilubog ang inyong towel din. Siyan yung ikusko sa buo niyong katawan. No, okay. Magsabon uli kayo, isang tabong tubig uli para mahuwagasan yung mga dating natawel na. Sabon uli. Then, sabayan niyo na po ng shampoo yan. Ayan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa matapos kayo at baka mamaya, ewan ko sa inyo, makita ninyo may matitira pa. Ganyan yung mga aking ginagawa. Kasi alam nyo, hindi, sa edad ko na ito, na ako yung naging senior na, hindi ngayon lang ako nakadanas ng nag-iigig ng tubig o nawawala ng tubig. Kaya nga po, nagawa ko na po yung mga bagay na yun. At ngayon, kung darating na naman ang pagkakataon na yan na kailangan na naman na mag-isang timba lang naman tayo, okay naman po yan. Kayang-kaya nyo po yan. Pagkatapos yung mga pinagbanlawan ng mga ano nyo, yung mga pinagbanlawan ng labada, pwede nyo ipandilig sa inyong mga halaman. Di ba? Para tipid na tipid po talaga tayo. Okay. Ayan, okay. So, share natin ang ating ating programa ngayon. Ayan po, ayan. Ayan po. Naiko. Ayan, puro team po ito. Team tahanan. Okay, mas happy lang. The Forcers. At doon sa aking anak. Ayan. Kasalukuyan, umagang maaga ito. Ayan. Nandyan lang sila. So, isi-share natin yan. Tingnan natin. At ito. Mga pangsupalpal, yan, anhin natin, dire-diretsuhin natin. Bigyan natin ng mahaba-habang kwentuhan itong ating ginagawa. Ayan. Inday Sara, dito po sa, ito pong aking binabasa ay PM na dyaryo. Ano po? Inday Sara, nagsasabi lang ng katotohanan. Sabi ni Ninon,
Alkitran. Okay, tumaas ang kilay ng mga Pinoy ng tahasang sabihin ng Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio na hindi issue ang honesty sa election. Ayon kay Inday Sara, halos lahat naman ng politiko ay nagsisinungaling. Anyways, totoo naman po yan. totoo naman. Maano naman ako kasi alam nyo, yung ibig sabihin, hindi naman yun sa lahat ng mga sinasabi nila, pero sila ay mayroong mga sinasabi na kasama yung kasinungalingan. Ayan. Nauobserbahan nyo naman, ano, siguro sa dami ng mga panahon na kayo po ay naghalal. Ano? Okay. Siyempre, madami ang sumakit ang tenga sa tinuran ni Inday Sara, pati na ang oposisyon ng Ocho Diretso at ng manok nila na si Vice President Lenny Robredo. At nagpalitan na ng maanghang na salita itong sila Inday Sara at Robredo at wala pang linaw kung sino ang pinaniniwalaan ng sambayanan. Okay. Si Inday Sara ay kosa at kampi naman ng hugpong ng pagbabago. Ayan. At sa pagmamonitor ng supalpal election, aba, nakarating na sa mga tenga ng mga pangako na narinig ko. Oh, ang mga pangako. Ayan. Mula na mapatelsik si Marcos at bumalik ang demokrasya sa bansa, puro laway lang ng politiko ang tumitilamsik sa mga botante. Siyempre, may kasamang pizza. pizza. Di pa nga, di ba mga kosa, nagmula sa mga presidenteng Cory, Ramos, Estrada, Makapagal at Noynoy. Pagbabagong narinig ng mga botante, subalit ano ang narating ng bansa natin? Wow, ha? Nagsimula na ang bangayan nila Inday Sara at Robredo matapos ang usapan ng kampo ng Ocho Diretso at Ilocos Governor Aimee Marcos na hindi nagtatapos sa eskwelahan sa US, na hindi nagtapos sa ibang bansa. Si Marcos ay kandidato ng hugpong sa pagka-senador. At bilang campaign manager, siyempre, ididepensa. Okay. Ngayon, siyempre, dahil nga po palapit ng palapit ang ating botohan, ang ating halalan, ano po, sa May, ano po, tandaan po natin. Pag-isipan na po natin ang lahat ng yan, ano po. Mahaba-haba pa yan. Mahaba-haba pa yung panahon na yan na kayo po ay mag-iisip kung sino po doon sa mga sinasabing sinungaling na politiko ang inyo pang iboboto uli, no? Sige, magpakasanay na tayo. Kaya nga kailangan ay atin po silang pag-aralan na mabuti. Kailangan bang iluklok uli ang mga sinungaling? Ayan ha. Yan po ang tatandaan po natin. Kailangan ba? Kailangan? At kung kayo po ay medyo sawa na, di siyempre, kung kayo po ay sawa na, di magpalit po kayo, di po ba? Nasa inyo po yan. Alalahanin po ninyo mga kinabukasan na ng mga anak ninyo, mga apo, mga pamilya ng inyong mga anak na ang mga makikinabang. Ano po? At yung mga matatanda na. Sana biglang ganun. Yung mga may edad na, nakatulad ko, ano po? Ayan. Siyempre, umaasa pa rin kami sa mga benepisyo, no? Parang gusto kong lumipat sa ano? Sa Mandaluyong. Aba, from Monday to Friday daw, free ang mga senior. O kaya lang, tingnan nyo. Ay, maganda yun, ano, di ba? From Monday to Friday, wala naman ho lahat ng mga senior na nakakanood ng araw-araw. Ano kaya? Kaya maganda nga kaya yung, ano, yung sinabi doon nung isang namit ko dyan. Si Miss Evelyn, ayan, nakausap ko dyan sa, ano, sa May Crossing, yan. Naganap tayo ng pera eh. Biglang gano'n, naganap ng pera. Kumuha pala. Ngayon natin, teknikan ko rin pati yung pagkuha. Ayan. Ayan po. Lerma Mendoza is watching. So Lerma, partner Lerma, ang ating partner sa kalusugan. Handa-handa ka lang at maya-maya ay malapit-lapit na tayo. Ano? Ano kaya ang ating topic mamaya? So, abangan po ninyo ang ating mga topic at mga tinatalakay natin sa kalusugan sa ating portion ng Madam Butterfly and Friend, Lerma Mendoza, partner sa kalusugan. Mamaya yan, malapit na po yan. Ano po? Okay. Mm-hmm. Tingnan natin, marami-rami tayo. Pero gusto ko munang ipapakinig ko po sa inyo ang isang awitin ni Miss Melba Pagya. Ayan. I Need You in My Life. Alam po ninyo, paboritong-paborito ko yan noong araw. Teenager pa ako. Pakinggan natin.
Kita ko na siya. Ayan, tuloy-tuloy po tayo. Ang ganda po, ano, kahit instrumental lang yung narinig ninyo, gusto ko sana sabayan, ano, para marinig ninyo yung lyrics. Eh, ano, medyo, baka magkamali-mali ako ng, ano, ng letra. At saka, baka mamaya, hindi ko naman na, napapractice na kantahin ng kasabay yung lyrics na yan, ano? Kaya medyo, sana eh, na-enjoy nyo pa rin, ano po? Dahil napakaganda po talaga nung kanta yan. Teenager pa lang ako eh, paborito ko na yan. Okay, ngayong araw na to, eh, yan. Norma Gonzalez Gomez is watching. Hello Norma, hi, thank you for watching. Like and share lang po sa ating programa. Okay, ngayong araw na ito, March 15, 2019, meron na lamang tayong 291 days na nalalabi sa taong 2019. Noong March 15, 1646, naganap ang Battle of Lanabal de Manila, kung saan nagsanib ang puwersa ng Spaniards at Pilipino laban sa Dutch. March 15, 1872, itinatag ni Spanish Governor General Rafael de Insguierto, ayan, ang Telegraph Practical School ng Pilipinas. March 15, 1941, naganap ang unang flight ng Philippine Airlines. Ang flight ay mula sa Nelson Field sa Makati patungong Baguio City gamit ang eroplanong Beechcraft Model 18 NPC-54. Ayan, nag-hello si Norma. Hi Norma, hello. Ha, minsan magkita tayo pag Miyerkules doon sa office ng Maximo, ano? Bago ang ano nila diyan, baka hindi mo pa nalalaman. Nakakatuwa. Okay. March 15, 2009, 16 na Pinoy ang nadakip sa China dahil sa pagpasok ng illegal drugs. Sa ulat ng Philippine Embassy sa Beijing, gumagamit ang mga sindikato ng mga Pilipino bilang drug mules sa mainland China, Hong Kong at sa Macau. March 15, 1943, namatay ang lakambini ng Katipunan na si Gregoria de Jesus. Si Gregoria ay asawa ng Supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio. March 15, 1963, pinag-utos ni President Diosdado Macapagal na maglabas ng 6 million para bilhin ng lupa sa Tatalon, Quezon City. March 15, 2006, sinampahan ang libel case ni First Gentleman Mike Arroyo. Si Senator Dinggoy Estrada makaraang idawit sa big-time smuggler sa bansa. Humingi si Arroyo ng 10 milyong danyos. March 15, 2016, nadakip sa China dahil sa pagpasok ng illegal drug. Ayan po, 16 na Pinoy, nabasa natin ito kanina. Ulitin na rin natin dahil ito po ay pangkaraniwan naman. Ano nangyayari? Oho. March 15, 2009, 16 na Pinoy ang nadakip sa China dahil sa pagpasok ng illegal drugs. Ayan. Sa ulat ng Philippine Embassy sa Beijing, gumagamit ng mga sindikato ang mga Pilipino bilang drug mules sa mainland China, Hong Kong at Macau. At kahit sa kasalukuyan, ginagawa pa rin nila yan. Kaya dapat binabantayan. Ano po? March 15, 1892, napatent ang escalator na naimbento ni Jesse W. Reno ng New York. March 15, 1906, itinatag ang car company na Rolls-Royce Limited. Sikat na sikat yan, Rolls-Royce. March 15, 1938, nagsimula mag-produce ng langis ang Saudi Arabia. At March 15, 1970, binuksan ang Expo 70 sa Osaka, Japan. Kasabihan ngayong araw na to, the path to success is to take massive determined action. Ayan, paalala, doon sa mga gustong kumita, the path to success is to take massive determined action. Ayan, di lang doon sa mga negosyante, sa mga estudyante man, katulad ngayon, malapit na ang bakasyon. Malapit na rin ang mga graduation, di po ba? Ayan na, ayan na.
Sana tama ang inyong mga ginagawa para nang sa gayon makatiyak kayo na ang inyong future ay magiging maganda para sa lahat, sa iyong sarili una at sa mga pangarap na para sa iyong mga mahal sa buhay. Okay, isang awitin mula sa ating idol. Para kay LB at sa lahat ng mga nakikinig, Lerma. Ayan. Ang bahaging ito ay handog sa atin. Oras muna, syempre, alauna, 35 ng hapon sa buong kapuluan. At ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Maximum Corporation. Corporation gives you the best health products in the market since 2010 po yan. Affordable for the whole family and as low as 2,000 capital. Ano po? Ngayon po, lalo na ngayon, 1.5 lang ang nakailangan nyo at member na po kayo for a starting business. Okay. Next. Ang ating mga products ay Maxi Green. Ang ating Maxi Green pang supply po sa kalusugan na kulang na sa ating katawan. 8 superfood combination, guyabano at mangosteen, barley at wheatgrass, spirulina at chlorella, moringa at spinach. Suportahan ang kalusugan only 750 pesos per bottle. Meron din tayong
Maxi Copy, ang copy para sa mga diabetic at non-diabetic copy lovers. Bagay na bagay ito. 8-in-1 copy, may taglay na agaricus, acai berry, barley, malunggay, mangosteen, copy, non-dairy creamer, and stevia po ang sweetener nito. Kaya ito ay bagay na bagay sa inyo. Cappuccino flavor po ito. Okay, next is ang Maxi Juice po natin. Kung tayo po ay mahilig mag-juice, ang ating pong mga anak, ay bigyan nyo na lamang ng Maxi Juice. May chlorella na pampatangkad, may goto cola na pampatalino, pati sa mga senior citizens na medyo kinakapos-kapos na rin ang, at nagiging malulumuti na ano po, bagay na bagay, may goto cola. Malunggay sa nutrisyon at guyabano na anti-cancer, only 750 per box. At siyempre, ang ating ipambato, ang maximum vitamin C, sodium ascorbate, pure po ito. Non-acidic vitamin E, no side effects. Kung kayo man po ay medyo merong iniinom na gamot mula sa doktor, no contraindication po ito. No overdose, sapagkat ito po ay water-based. Kaya po, pag sumobra, ito po ay iihi lamang ninyo. Idudumi at ipapawis. So, immune system booster, safe for the whole family, only 750 per box, 100 capsule po ito. At ang ating pong opisina, for product knowledge and business orientation, see you po every Wednesday po. Maganda po yan. Punta lang kayo, 2 p.m. sa 1228 Mega Plaza Building, ADB Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ngayon, siyempre, ating tatawagan ang ating tandem, partner sa kalusugan. Yan, hanapin na natin. Kasi alam nyo, biglang ganun eh, nagtanong pa eh, ano po. Ayan, tawagan natin ang ating kaibigan, partner sa kalusugan, Miss Lerma Mendoza. Ayan, partner, nakahanda ka na. Wow. Ang lakas niyan. Good morning, partner. Yes, partner. Good morning. Yes, oo. Kamusta? 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 Okay, napakaganda, partner, ng araw sa ngayon. Oo. So, maraming salamat at magkaroon tayo muli nito ang pagkakataon. Oh, medyo ano, parang medyo may konting ano. Okay. Layo. So, parang... Parang yun. Oh, okay. Hanap ako, partner, ng location. Oh, sige. Nasaan ka? Okay. Oh, na, partner, Malinaw. Okay. Oh, sige. Oh. Malinaw ba dyan ang dating? Oh, ayan. Okay. Sige, partner. Okay na. Batay na. Copy. Okay. Okay, magandang araw sa lahat ngayon ng makinunod at nakikinig na... umaalon. So, parang okay. Nawawala at saka ano. Lumipat ako, partner. Sige lang. Okay, at habang lumipat ang ating partner, ayan na. Pakinggan niyo pong mabuti. Ayan. At ano ba ang ating topic ngayon, partner? UTI, partner. UTI. Babalikan lang natin. Okay. Okay na? Yes. O, malinaw. Okay na. Okay na. Okay, so, okay, bati muna. Yes. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood sa ngayon sa programang Kakampi Online sa mga OFW sa anumang panig ng mundo. Lalo na sa programa ng aking kapartner ng kanyang Sweet Memories, Madam Butterfly, Talakayan at iba pa. So, magandang buhay sa inyo lahat. Yes, magandang buhay. Yes, partner, nagpapasalamat muli tayo sa Panginoon at binigyan ulit tayo ng pagkakataon na gawin ito sa pag-sisipin natin sa kalusugan. Ito po ang inyong kapatid sa kalusugan, Norman Yerba Mendoza. Okay, sige, go. Ang topic natin today is UTI. Maraming nakakaranas ito, partner. Okay, so, napaka-important ito. Partner, medyo na ano pa yung signal mo din? Parang siya pa rin, gumaganon pa rin. No? Oo. Nawawala? Nasaan ka ngayon? Oo. Umaalon. Umaalon yung boses mo. Oo. Nasaan ka, partner? Nandito na ako pati sa bahay. Di ako malis. Oo. Asan yung dati mong location? Biglang ganun. Okay. Okay na dati, partner. Tingnan natin kung aalon pa yan. Sige. Okay. So,
Ayan, mas naano yata. Pinakamaganda niyang partner. Dito ka na lang sa tabi ko at merong nag-iintay na upuan dito para sa iyo. Oh, sige. Uh-oh. Okay. So, UTI, uterine infection. Hindi mo napapansin, partner? Partner? Hello? Oo, hello? Umaalon. Tapos pagka ano, nawawala yung ano mo? Nawawala? Signal, sa signal yan. Ah, okay. Oo. Saan kaya? Hanap natin. Hanap ka uli, hanap. Oo, sige. Okay. Oo, sige. Nalalaman, pagkatuloy-tuloy na yung pagsasalita mo. Maliwanag ba ang dating ko sa iyo? Hindi ba umaalon ang boses? Maliwanag dito, partner, yung boses mo. Oo. Ikaw yung ano pala, yung location mo. Okay. Siguro, so, tumawid ka dyan sa bintana mo. Ah, hindi. Okay. Okay. Okay na. Yes, sige. Go uli. Okay. So, ulitin ko, ang topic natin today is urinary tract infection, in short, UTI. So, yung affected nito is yung ating urinary system. Uh-huh. Okay, ito ay karamdaman na may infection na nangyayaring sa ating tampog or bladder at saka sa daanan ng ating ini, urethra. Yeah. So, ano ba yung kadahilanan nito? Siyempre, kulang ang pag-inom ng tubig. Okay, mali ang pag-uga sa puwerta. Uh-huh. Laging nagtitigil ng ihi. Siyempre, ang pagkain madalas ng maalat na pagkain, sample dyan yung sikirya, maraming seasoning sa pagkain. So, yun. Then, ang pag-inom ng mga acidic drinks. And, of course, pag-inom din partner ng mga medication araw-araw. Yes, lalo yung medication. Lalo po yung pag-inom ng mga pain reliever. Related po dyan. Uh-huh. Okay. So, ano ba ang mga signs and symptoms nito? Sa una po, walang nararamdaman. Pero kalaunan, napapansin po ninyo, may pananakit na sa bandang pantog, lalo na sa dulo ng pag-ihi. At may amoy at madilaw ang ihi. Mm-hmm. Then, mahapdi ang pakiramdam kapag lumalabas ang ihi. Mm-hmm. At kapag ka mataas na ang infection, nakikita po ninyo na may lagnat. Yun po ang mga nararamdaman. So, kapag ka may signs and symptoms na katulad nito, kailangan po mag-consult na sa doktor. Then, after consultation, susunod ang laboratory. So, isa doon ay yung urinalysis. Sa urinalysis naman, makikita doon elevated ang creatinine. So, kapag ka mataas ang creatinine, positive for UTI, syempre needs medication na yan. Mm-hmm. So, ano ba yung mga gamutan pwede dyan? Yes, I know. Of course, yung antibiotic as prescribed by doctor, syempre. Sundin ang tamang pag-inom nito. So, minsan, kapag hindi naman masyadong malala, it takes 3 days, kapag inom ng antibiotic, dumagaling na. Pero pagka minsan mataas ang infection, it takes 1 week. So, sundin lang yung tamang pag-inom ng gamot. Example dito na antibiotic na nire-resetan ng doktor, yung ciprofloxacin o yung cotrimoxazole or marami pang antibiotics na napakabisa din dito sa UTI. Yes. Then, of course, napaka-importante din na uminom ng 8 to 12 glass of water every day upang mabawasan ang bakterya sa pag-ihi. Mm-hmm. Okay, partner? Yes, and okay. Go. Siyempre, ang pinakang focus ko dito, kaya natapit ko po ito ulit, kailangan po natin mag-ingat. So, kailangan, ingatan po natin at huwag baliwalain ang paulit-ulit na UTI. Oo, totoo yan. Paulit-ulit kasi, talaga yan. Yes, partner. Kasi pwedeng mapunta sa kidney stone or renal failure or kidney failure. Yun po yung patutunguhan yan kapag po lagi tayong paulit-ulit na UTI. So, minsan naman, mayroong mga complication sa mga kanilang sakit katulad ng diabetes or sakit sa puso, mm-hmm, nakakaroon din ng ganitong mga kondisyon. For example din, partner, naka-experience ako hapon na meron siyang nephrotic syndrome. Ano yun? So, ang nephrotic syndrome, partner, related po yan sa kidney problem.
So ito po ay very common po ito sa mga preschooler. So ibig sabihin, nakakaedad yung bata ng 3 years old, 4, 5, 6, 7. So nagkakaroon po nito. Mapapansin niyo po ang mga bata na minsan po eh meron po silang pamamana sa mukha, saka pamamana sa paa. Yun po yung necrotic syndrome. So ang sakit kung saan naglalabas ng kutina ang mga kidney ng pasyente at nagdudulot nga ng pamamana sa mukha at paa. So yun po yung makikita sa isang necrotic syndrome. So kahapon, nag-share ko lang, meron akong binibiti, 7 years old na babae, yun yung kanyang naranasan, pero thanks God, gumagaling na rin siya. Kapag tumataas ang creatinine niya, nag-take ako ng blood pressure sa kanya. Yan, blood pressure monitoring. Imagine 7 years old, batang babae, nag-BBT. So, medyo kakaiba yun, partner. Oo, 7 years old eh. Yes, monitoring ang kanyang creatinine. Kasi kapag tumataas, Nakukuha ang BP niya? Ang creatinine ng bata, tumataas din ang blood pressure. Okay. Yun. Okay. So, bakit ba natin natatapos ito? Kasi, kailangan natin, pinakang ano ko dito is yung paano makaiwas at paano natin aalagaan ang ating kidney. Yes. Diba? Oo. Okay. So, according to survey, partner, almost 2,000 Filipino or more need dialysis every day. Diba? Oo. Then, ito yung isang pinakamahal na gamutan. Naabot ng 3,000 ang presensyon ng dialysis sa isang araw. Oo. Kaya hindi so, na, imagine, no? Partner, pakailangan, hindi naabot ang dialysis. Kailangan may nakaredy kang 36,000. Oo. Diba? Kasi yes. Cloud, at least, 12 times yung idadialysis in 1 month. So, napakamahal nito, partner. Uh-oh. Kaya, kailangan natin naalagaan ang ating kidney. Then, sa pag-transplant naman, ay nakakahalaga ng 1.5 million para sa pribadong pasyente. Uh-oh. Or 400,000 sa charity na pasyente. Anong gagawin doon? Pagka napasok sa hospital, bakit gagastos ng ganong kalaki? Ano nga yun, partner? Kidney transplant, partner, napaka laking halaga nun. Kaya ang ating ano ngayon, concern is kailangan natin makaiwas at paano alagaan ang ating kidney. Yes, oo. Tsaka diba? importante so, yan dahil yan ang ano, tagasala. Yes. Kaya kailangan alagaan mabuti. Yes, partner. Kaya, okay. So, imagine, nagsimula sa simpleng karamdaman, kapag napabayaan, ay talagang lumalala at kaya, may komplikasyon. Kaya, opo, ang mararanasan ay pasakit, partner. Oo, tama ka dyan, diba? Partner. Okay. So, ito ang ating kailangang malaman sa ngayon. Paano makakaiwas at dapat alagaan natin ang ating kidney? Diba? So, ang kidney, ito ay organ sa katawan natin na ang trabaho niya ay salain yung mga dumi na galing sa kinain, yung mga toxin sa ating mga ininom, ang trabaho niya ay salain lahat yun sa katawan natin. Kaya kailangan maging healthy ang ating kidney. Yes. Para mag-function siya ng normal. Okay, so, unang-una, paano tayo makakaiwas at aalagaan ang ating kidney? Huwag magtitigil sa pag-iwi. Oo, tama okay. Yan. Yes. Umiwas sa madalas na pagkain na alat okay. At sausawan, katulad ng patis, toyo, poong, at even yung mga seasoning, kailangan wag po tayo masyadong gagamit yan. Kailangan, wag madalas kakain ng mga tuyo, daing. Napakasarap yan, partner, hindi maiwasan. Yes. And of course, yung sikirya at mga processed food. Alamang, so, masarap. So, kailangan, opo, wag madalas nun. Or kung kayang iwasan. Oo, tama. Okay. So, syempre, iwasan din ang madalas na pag-inom ng mga acidic drink. Or even yung alcohol. Anong diba? Kape? Yes, soft drink. Mga acidic drink. Yes.
Mm. Yan. Kasama yan. Acidic drink. Siyempre, at kung may sakit na sa kidney, umiwas din kumain ng mga high protein diet kasi ito ay nagpapahirap sa trabaho ng kidney. Okay. Oh. So, siyempre, huwag araw-arawin din ang pag-inom ng mga pain reliever medication. Yes. And siyempre, yung ating mga maintenance yan, mga gamot everyday eh, huwag naman yung napakadami. Oo nga. Yung mga hindi kailangan, eh, pwede na sigurong medyo goodbye na doon sa iba. Okay. So, haanap din tayo ng mga alternative na pwede doon. Tama. Okay. At saka, so, malakas magkasira ng kidney. Partner. Naranasan ko kasi yan ng mahabang panahon. Yung pagkakaroon ng UTI, nakapag-ihi ako ng 1976 December yan. Nagsimula ako dyan sa UTI na yan. Oo. 1977 mm-hmm. December. Pagkatapos yan hanggang 2008, yun yung pinakalast. Pero yung bato ko, nakadalawang ihi ako ng bato. Kaya nga alam ko na yan ay pabalik-balik. Ano? Yes. Oo. Pabalik-balik. Isang 1980, isang 2008. Then, after nyan, nung natagpuan ko na, nung napagaling ako noon, nung na-hospital ako, tapos nakita ko yung vitamin C natin na nakatulong para tunawin yung aking, kidney stone. Okay. Oo. Okay, partner. Yes. Malaking tulong talaga yung ating maximum vitamin C. Mm-mm. Okay, so, syempre, bukod doon sa mga nasabi ko, ay napaka-importante po yung tubig. So, ito yung water na, ito yung the most neglected nutrients. Kumbaga, ito yung nakakalimutan ng marami na pinakang kailangan sa katawan natin yung tubig. Yes, tama ka dyan. Diba? Okay, so, kailangan natin, partner, uminom ng water, 8 to 12 glass of water every day. Yes, tama. So, dapat maintain natin yung 80% na kailangan ng katawan natin na tubig. Ugaliin natin uminom ng tubig, 1 or 2 glass bago kumain. Then, every time na nauuhaw, inom tayo ng tubig. Pagkagising at bago matulog, uminom po tayo ng tubig. Okay, so okay. Makukuha po natin yung requirement ng water ng katawan natin. So meron ako partner easy share na kung paano mo malalaman kung gaano kadaming tubig dapat ang inumin mo sa isang araw, depende dun sa timbang ng katawan mo. Oh wow, gusto ko yan. Okay. Sige, go. Okay. So example partner, kasi meron tayong given formula dyan na halimbawa, timbang mo, itimes mo yun sa 50, then, i-divide mo siya sa 1,000. So, makukuha mo yung kung ilang, yes, kilo. Timbang mo. Kilo, per kilo. Kilogram. So, example ko, partner, sa akin kasi 60 ako eh. Medyo tumakad. Ilan timbang ko ngayon ay 60. Wala ko na magbawas ng timbang. Aha. 60 kilogram ako ngayon. Times 50? Okay. Times 50 equals to 3,000. Aha, divided by? Then, 1,000. Divided by 1,000. Ano ang lumabas? So, 3. So, kailangan ko ng 3 liters a day na tubig. Oh. Imagine, partner. Kahit ako nga, hindi ko nga maubos yung 3 liters kasi sa totoo lang, 2 liters. Namin parang ang hirap pa. 2 liters a day. Biro mo, 3 liters yan. Yes. Ano ba katulad yan? Meron nakarinig na ganyan, ano? Akala nila, sabi niya, naku, 3 liters, ang hirap naman kayang inumin yun. Alam mo, hindi naman mahirap inumin talaga yung 3 litro na yan. Kung iyan, every hour, Yes. Simula pag dati, bago matulog, pagkagising, and then the whole day. Oo. Yan ang dapat panahon ng umiinom, yung araw. Kasi pagka sa gabi, matutulog na, di ba? At least, limit lang yung tubig sa gabi. Pero sa buong maghapon, na tayo ay kumikilos, kailangan natin ang tubig. Tubig. Lalo sa panahon ngayon, partner, ha? Lagi tayo nagpapauwi. Oo. Di ba? Okay. So, okay na, partner. Kuha mo na siya, di ba? Kilogram times 50 divided by 1,000. Yes. Yung liters per day na kailangan ng iyo. Body weight. Oo. Sige. Okay. Pag-aaralan ko sa akin mamaya. Magtitimbang ako. Okay. Okay, partner. So, napakaganda na
naaano na nilaman natin yung paano natin maiwasan at paano natin aalagaan ang ating kidney. So napaka-importante niyan, partner, lalo na din sa ating mga kailangan dapat gawin natin. So hindi naman yun mahirap gawin. Kailangan na natin ng disiplina ng katawan natin. Yes, tama ka dyan. So, kaya lang yun ba, maraming uminom lang, maraming malakas uminom, ang problema, puro may kulay. Yes, sa panahon ngayon. Karamihan ngayon, ang tubig ay mga flavor na, kaya nababawasan na yung plain water. Yun ang akala nila kasama yun. Sa mga survey ngayon, napakadami na may kidney problem, kaya yan, maraming may center tayo ngayon sa panahon ngayon. Kaya kumikita ang dialysis center. Nakaabang na sila. Ang hirap kaya. Kailangan natin mapanatiling malusog ang ating kidney. Alagaan po natin ito. Katulad po ng mga na-share ko po sa inyo. Then of course, partner, kailangan po natin sa kanilang i-share ito. Ire-recommend ko lang na upang laging mapangalagaan ng kalusugan, uminom ng maximum vitamin C. Yes, tama yan. Mm-hmm. Bukod sa pamakasin ang resistensya ng katawan, ito ay magandang detoxifier. So habang uminom tayo ng maximum vitamin C, may kakayanan siyang maglimit ng toxin sa ating katawan. And of course, ito ay alkaline and non-acidic vitamin C. Ito naman ay nagbabalansi ng acidity level ng ating katawan. Kaya malaking tulong ito sa mga acidic body. So kailangan natin inumin everyday 2 to 4 capsules. Kailangan natin yan upang mapanatili natin ang kalusugan. Kapag nakakainom tayo ng 2 to 4 capsules, kaya na po natin yung 2,000 milligram na requirement sa isang araw na dosage. Pero yung 2,000 na yan ay sa isang healthy adult lang yan. Pero pag kami mga problema, siyempre nagkakaroon sila ng mega dosage. Ng mega dosage na tinatawag. Okay. At ayun lang. Kami dosage lang. Na ayaw na natatakot sila mag-take ng mega doses dahil akala nila ay magkakaroon sila ng problema. Ang masasabi mo? Wala, partner. Wala naman pong problem pagka nag-mega dosage kasi kapulat nga po ng nasabi natin, alkaline, non-acidic, and water-soluble. So kapag nadami na naman ang pag-inom yan, ilalabas lang din yan sa katawan natin. Ang side effect lang yan ay lalakas lang ang ating immune system. Yes, totoo yan. Para nga daw akong walang kapaguran. Para hindi nila ako nakikita ng lalambot. Yes. So, imain ko lang, kailangan ng katawan natin para mapanatili na kasasas. So, kailangan everyday uminom po tayo na. Nawawala na. Tumaalo na talaga. Hello. Tumaalo na talaga ang iyong boses. Nawawala-wala. Hello, partner. Hello. Okay na? Okay. Okay na? So, mahangin dito eh. Mahangin. Kailangan upang mapanatili natin ang kalusugan, maging malakas po ang ating resistensya, uminom po tayo ng maximum vitamin C, 2 to 4 capsules sa isang araw. Kasi kailangan po natin ng 2,000 milligram ang dosage ng katawan sa isang araw upang maging alak. Okay. Samahan ko pa, partner, yan ang MaxiGreen. Yes. So, napaka-importante po na isabay po natin yung MaxiGreen. Ito po ay lagi kong sinishare sa aking mga mahal sa buhay kasi ang MaxiGreen po ay napaka-kompletong sustansya po yan. Complete nutrients po yan. Bakit po? Kasi mayaman po siya sa vitamins, sa minerals, sa fiber, protein, and also po meron siyang antioxidant and antibacterial properties. So napakaganda pong combination yan. As a majestic combination, capsule in form na pinagsama-sama ang prutas, gulay, whole grain food, at saka po yung algae. So, yes. Ano bang mga superfoods ang naman ng MaxiGreens? Yung po yung ating guyabano at mango steel. Then, meron siyang super vegetable malunggay at spinach. Meron siyang super whole grain food na barley and wet grass. And of course, yung super algae na spirulina and chlorella. Yes. So, yun po yung pinakang perfect combination na pinagsama-sama na talagang napakayaman sa sustansya. So, malaking tulong po ito sa mga may kakulangan sa nutrisyon.
Okay. So at least nutritional support po yun sa ating katawan upang maging malakas tayo at iwas sakit. Yes. So napaka-importante nito, partner, sa mga may kidney problem kasi para sa tamang nutrisyon nila at sa pagbaba ng kanilang red blood cells. Okay, yan. Yan, okay. So, kompleto ang regado. Usually talaga, partner, pag may mga kidney problem, eh, maputla sila. So, kailangan nila ng maxi green. Yes. Okay, so nandyan yung mga greens. Kaya mayaman po siya sa minerals, like mostly po yung iron. Yan. Then, of course, partner, huwag natin kalimutan na ibigay din sa kanila yung ating maxi juice. Yes, yan. Okay. Ang maxi juice kasi, partner, ito ay guyabano juice na napakasustansya din. Alam naman natin na ang guyabano is a natural cancer cell. Diba? Natural cancer cell killer. Yes. So, may kakayanan siya na patayin ang cancer cells without harming the healthy cells. So, yung maganda sa ating guyabano. Yan. Of course, ang guyabano ay napakaganda sa diuretics. Pampainit po yan. So, kapag ka may mga kidney problem, maganda po yung immunoduce. Kasi talaga pong yung pampainit siya. Re-regulate yung pag-init. Okay. And of course, mayroon siyang chlorella na sangkap na mayaman din siya sa vitamins and minerals, pampatangkad sa mga bata, pwede yan. Then, panlinis ng dugo, yan ang chlorella. Yes. And meron siyang sangkap na centella asiatica or gotocola. So, nakakatulong ang gotocola mag-regulate ng neurotransmitter. So, at least memory enhancer siya. Then, of course, yung moringa. Meron moringa ang maxi juice. Pinakamasustansyang gulay na meron nutrients at mga antioxidant. So, napakagandang ipainom to dun sa may mga ganong karamdaman, partner. So, kailangan uminom sila at least 1 or 2 sachets sa isang araw for better health. Yes. Okay. May kulang pa, partner. Ang ating kape. Ang cappuccino. Hello? Yes, ang kape, wala. Hindi ko kinuwin. Ang ating kape, kasi ang ating topic today is yung sa kidney problem, medyo iniwasan mo na natin yung maxi juice. Okay, kasi tama. Ang kape naman natin is good for other health problem like yung diabetes. Oo, yan, no? Sakit sa puso, pwede rin yan. So, mga may mahinang metabolism, pwede ang ating maxi kape. So, sa ibang health problem din siya, mas maganda. So, yun, sa ating topic ngayon, yung ating paano alagaan ang ating kidney. Napakaganda na meron po tayong maximum vitamin C, maxi greens, and maxi juice. So, sa lahat pong mga interesado na masubukan ang aming mga health products upang mapanatili ang kalusugan at iwas sakit, available po yan sa aming office sa Mega Plaza Building, 12 floor room 28 sa Ortigas, Pasig City. Yeah. At kay Madam Butterfly, Mermira, feel free po na mag-order sa kanya. Available po yan sa aking kapartner. So partner, maraming salamat sa oras at maraming salamat po muli sa lahat ng nanonood. Nawa kami ay nakatulong sa inyo sa pag-share ngayon ng usaping pangkalusugan. Ito po ang inyong kapartner sa kalusugan, Lerma Nerva Mendoza. Okay, thank you, partner. God bless. Yes. God bless you, partner. God bless your program. Okay, o diba? So, marami kayong natutunan ngayon. Ano po? Alam ho ninyo kung bakit namin sineshare yan talaga, no? Sabihin na natin na pagka ano, minsan nauulit yung ating sineshare kasi naman ang UTI, ang mga sakit na ano, mga chronic diseases ay pabalik-balik po yan. Kaya kailangan po natin na tutukan ng sa gayon ay maiwasan natin na tayo po ay mantungpa sa pagpapagamot sa doktor. Ano po? Lalo na yung tubig, ano po, na kailangan ninyong inumin. Kailangan yan ay iniinom nyo po talaga. Kasi po, yan po ang una at kauna-una na makakatulong sa inyo para maiihi po ninyo yung mga sobrang mga mabawasan yung acidic sa ating katawan. Okay, sabayan ng maximum, mas maganda ang magiging resulta. Ano po? At yung pong pag-inom ng mga acidic soft drink, ayan nga, yung coffee, yung mga kape na ano,
na hindi po herbals. Ano po? At ngayon din po, yung pagpipiit ng ihi. Opo, marami po tayong sasabihin ng iba, marami silang naiinom na tubig, kaya lang may flavor. Ano po? Andiyan yung mga nabibili natin na mga gawa-gawa ng mga fruit juices, ano po, hindi na natural po yan. So, kailangan po talaga, kung magagawa po ninyo, maggawa kayo ng mga sarili po ninyo. Halimbawa, melon juice, ano? Yung talagang melon, nabibilin po ninyo, titimpla ninyo na maayos, gulaman. Yan po na ginagawa, na kayo mismo ang gagawa. Ano po? Pero yung para po doon sa mga, yun po ay hindi pang araw-araw na ninyong gagawin. Ano po? Paminsan-minsan lang, kailangan natin na may flavor din naman. Pero kung gagawin po ninyo, na talagang yung kakain kayo pagkatapos, eto na yung inyong pantulak sa pagkain ninyo. Soft drink, iba-ibang mga debote, ano po, mahirap po yan. Kaya nga po, tinutulungan po natin, sinasabi sa atin ni Partner Lerma, kung ano ang ating mga tamang gawin. Sapagkat kung tayo po ay magkakasakit, siyempre, doktor, pera, alam nyo, at ang hirap ng katawan na aabutin ng isang may sakit. Sa mga kapamilya naman ay ang pagkabutas ng bulsa, di ba? Mahirap 'yan. Kaya iwas sakit, ano po? Maging healthy ang ating pakiramdam at ang ating lifestyle. Baguhin po natin, iwasan ang mga labis-labis at yung mga hindi natin kailangan na dapat bawasin sa ating mga kinakain ay gawin po natin. So, dahil diyan tayo po ay pumapasok na sa ikalawang bahagi. Ang oras po natin, alas 2:06 ng hapon sa buong kapuluan. At tayo po ay pumapasok na sa ating Madam Butterfly and Friends. I've put you in a spot, though you just smiled. Still left with me a lot. We've been together, whether the times are good or bad. Always that would have put us out, but we're still
so many times. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating programa Sweet Memories. Talakayin natin iba pa, kasama ang inyong lingkod Madam Butterfly, at agahan natin ang ating basbagbasa sa ating horoscope for today. Kayo na naghihintay ng mga naniniwala at naghihintay ng inyong kapalaran para sa araw na ito, narito po ang ating kapalaran para sa inyo. Thank you, partner Derma. Okay, tarot at gabay, Madam Rosa. Ni Madam Rosa, akit swerte. Ano man ang hilingin sa universe, Diyos Ama ang mahalaga dahil mula ito sa puso, isip at damdamin. Matutupad ang lahat ng hinahangad na nasa puso. Ang pagtanggap na tupad ay kailangang isadamdamin mo na ang pangarap at ito ay tupad na. Pisces, February 19 to March 20, Tarot Symbol, Christ the Sun. Matutupad na ang iyong pinapangarap na kabuhayan na angkop sa iyo. Patuloy ang pag-iikap po para lumaki ang income. Swerteng kulay, magenta red. At swerteng numero, 28, 37, 56, 13, at 42. Aries, March 21 to April 19, Tarot Symbol, Two of Cups. Mararanasan ang financial freedom. On time ang bayad sa credit card, kaya ma-upgrade ang credit line mo. Swerteng kulay, cobalt blue, at ang iyong lucky numbers, 21, 16, 37, 49, at 53. Taurus, April 20 to May 20, Tarot Symbol, San Roque, Square of Staff. Suriin ang application sa work abroad. Kasama dito ang ugali ng amo. Swerteng kulay, lavender, at ang iyong lucky numbers, 26, 45, 51, 37, at 15. Gemini, May 21 to June 21, Tarot Symbol, Eight of Staff. Darating ang solusyon sa mga problema, lalo na sa legal issues. Absolute ang iyong innocence, kaya dismiss na lahat ang kaso. Swerteng kulay, shocking pink, at ang iyong lucky numbers, 12, 31, 45, 31, at 22. Cancer, June 22 to July 22, Tarot Symbol, St. Jerome. Hindi mo mapipigilan ang pag-viral ng picture sa isang event sa internet. Pasalamat ka at mas marami ang papuri. Swerteng kulay, jade green, at ang iyong lucky numbers, 43, 35, 13, 26, at 54. Leo, July 23 to August 22, Tarot Symbol, Ten of Swords. Masaya ang paggamit ng pera sa negosyo. Kailangan mag-orasyon meditasyon para gabayan ka. Swerteng kulay, carrot orange, at ang iyong lucky numbers, 13, 34, 45, 52, at 26. Okay, at next po natin isang awitin ni ating idol, Ate Nora, Honor, at para sa inyo lahat. Promise me a rose, I'd go out and buy a pot. My imagination grows into roses by the flood. I got roses on my door, on my ceiling and my
my floor. And if you forget to keep your promise, for some reason or another you fail, how can the dreamer of such sweet roses be bothered by a slight detail? If you promise me a about my chair and the dream in me is torn, and one bird becomes a pair, then my room is full of song. Now the pair becomes a plan, and if you forget to keep your promise, for some reason or another you my hand. Absent-mindedly I feel just a touch upon my hand. I can dream into a kiss, then the kiss begins to soar into love forevermore. And the okay, balik po tayo sa ating horoscope for today. Virgo, August 23 to September 23, Tarot Symbol, Ace of Swords. Sikapin na sa iyong galing ang dahilan ng promotion. Iwasan ang mapanirang chismis. Swerteng kulay, moss green. At ang iyong lucky numbers, 45, 51, 26, 34, at 13. Libra, September 24 to October 23, Tarot Symbol, San Gabriel. Ang orasyon meditasyon ang magtuturo ng paraan upang matupad ang pangarap na ang dahilan ay unity. Swerteng kulay, scarlet red, at ang iyong lucky colors, lucky numbers, 48, 51, 17, 28, at 36. No, Scorpio, October 24 to November 22, Tarot Symbol, King of Cups. Mag-ingat sa sobrang inom ng alak dahil uuwi kang hubad dahil sa kalasingan. Masama ito sa iyong atay. Swerte sa kulay ultraviolet at ang iyong lucky numbers, 15, 21, 58, 45 at 36. Sagittarius, November 23 to December 21, Tarot Symbol, Ten of Staff. Tatanggap ng parangal dahil excellent ang iyong nagawa. Alagaan ang kalusugan, swerteng kulay, tangerine, at ang iyong lucky numbers, 31, 57, 22, 41, at 15. Capricorn, December 22 to January 19, Tarot Symbol, St. James. Huwag magkuripot sa pagmamanage ng negosyo. Swerteng kulay, sea blue. At ang iyong lucky numbers, 23, 53, 15, 41, at 33. Last but not the least, Aquarius, January 20 to February 18, Tarot Symbol, St. Joan, Queen of Swords. Ang tiwala sa sarili ang magsosolve sa lahat. Ang kabuuan ng pagkatao ang magpapanalo sa iyo. Swerteng kulay, Christine Yellow, Citrine, ayan ha, nako, naalala si Christine. Citrine Yellow, lucky numbers, 45, 13, 52, 35, at 11, at isang awitin mula sa ating idol, para sa inyo lahat.
time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual. It happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you wanna do. Tatawag ako. Okay. Tatawag na. Okay. Mamaya-maya. Ito, intayin po lamang ninyo. At tayo po ay nagpapa-update sa ating friend, Vicky Custodio. Okay. Ito na siya. Mm-hmm. Ayan, ito na. Aha. Call. Mm-hmm. Hello, partner. Wait. Hmm? Ito. Wait lang ha, wait lang. Wait. Okay. Sumobra na? Tawag? Okay. Oh, kumusta? Ayusin mo yung ano mo, yung iyong partner, yung location. Partner, nandito ko ngayon sa isang pampasaherong IOB partner. Alam ko saan, partner, kanina katatapos ang nating coverage dito kay Mayor Kit Nieto. So, nasa Kaita ka? Ha, partner, kung saan nagbigay siya, partner, sa ating mga kababayan ng senior citizen, ito yung tinatawag nilang yung monthly na kukuha nila, partner, tulong para sa ating mga elderly. Okay. Sa pension ng kanilang senior citizen. Aha. Bukod pa rin niya, partner, ano, nakapanayam ko rin kanina yung PDA delete ng Petron na si John Jordan Santa Maria, kasi nga partner, Santa Ana rather, kasi siya yung isa sa naging guest kanina sa ating mga atleta na lalaban sa pambansang palaro dito sa lalawigan ng Rizal, partner, sa karangalan ng taytay na makasama sila sa pambansang palaro. Yes. The same time din, partner, namigay din, partner, ng incentives ang Mayor Kit Nieto ng pabuya para sa ating mga athletes na para, partner, ganaan sila sa pag alam naman natin, partner, napakahirap at very expensive yung kanila yung sinasagawang competition, partner. Yes, partner. Bukod pa dyan, ano pero bukod pa dyan, partner, nakapanayan ko din, partner, yung isa sa pinakakilala dito, partner, siya yung sumalay sa third governor Susan Cup competition. Ito yung motocross championship, partner, walang iba si Jojo Katipunan Science, partner, nakapanayan din natin siya, partner. Motocross champion? Yes, nagbigay okay. Sa partner ay isang magandang balita, partner, sa ating mga kababayan, lalong lalo na, partner, yung sport nga, partner, yung motocross, isa sa what we call sport din yung partner eh. Yes. Kaya marami din tayong mga kabataan na talagang nag-enjoy habang nagsasalita siya, partner. Yes, oko. Maganda yan, partner, kasi alam mo, nagkakaroon ng magandang patunguhan yung mga kabataan kapag sila ay nag-jo-join sa mga palarong patulad ng ganyan. Yes, partner. Bukod dyan, partner, isa pa rin ito sa alternative, partner. Alam naman natin, marami mga kabataan ngayon ang nalululong sa illegal na droga. Uh-huh. At ito naman, supportahan natin ang programa ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya, partner, pinasasalamatan ko rin, partner, yung mga coach nila, walang iba kundi si Florante Bautista at si Mr. Jaime Villa, na kung saan, partner, sila yung matiga na nagtuturo sa ating mga kabataan, partner. Inihan yes. Sila, binibigyan nila ng kadagdagang kalaman ng ating mga manlalaro. Oo, at saka maganda na susuportahan nila talaga nang sa gayon ay tuloy-tuloy na matraining ang mga manlalarong yan. Alam mo ba, partner, si John Jordan Santa Ana, partner, siya part ng PBA D-League ng Petron, varsity player ng Cainta Catholic College, kaya part na karangalan ng Cainta Catholic College sa magkaroon sila isang varsity player. Sumali din siya sa paligo ng student Catholic
siya din pa sir ang nag-champion sa San Benildo MMBL. Ito yung Metro Manila Basketball League. Siya din pa sir ang tinawag na MVP. Ano pangalan ito, niyan? Siya ay si John Jordan Santa Ana, PBA, the league, Petron. Wow, oh sige. Congratulations pa, sa kanya. Congratulations. Yes, partner. Siya pa sa National University kung saan ka sumali pa sa UAAP. Lumaban siya sa National University at nakakaano niya yung Ateneo. Sinawin pa lahat, partner, sa una. Siyempre, partner, may pagkatalo yan. Sa UAAP, siya ay ang UAAP, season of 80. Siya, partner, ang leading scorer. From the UAAP naman siya, partner, yung in-scout siya ng letran kung saan player siya ng PBA League, Petron. Ongoing yan, partner, ha? Yes, oo. Tinuha siya bilang training player ng Global Board at ngayong this coming June of 2019, lalawak siya, partner, sa NCAA. Kaya proud to be Rizalenyo. Oo, yes. Karangalan na naman sa Rizal yan. At pray natin, tulong at tulungan din ang mga pamahalaan na kainta na masuportahan ang kanyang mga trainings. Partner, bukod dyan, partner, kung may maganda akong balita, siyempre, may tangi din akong balita, partner. Kasi, partner, itong 1602 sa illegal gambling ng Tanay Municipal Police Station, partner, kung saan, partner, ano, ito ay naganap sa Sitio Bukal, Little Paradise, Barangay Tandang Kutyo, Tanay Rizal. Tandang Kutyo. Yes, Tanay, sa Tanay yan. Yes, ang intel operation led by the PO3 William Saga, PO Lorenzo Bukayong. Partner, ito partner ng mga suspect ay si Cecine Esteban, Ronaldin Secas at Florencio. Alas 12 at tanghali ng umaga, ng umamadaling araw kanina, partner, ano, isang tao na natanggap ng ating kapulisan na mayroon daw nagaganap na, yeah, illegal. Tongit, partner, alam mo ba yung tongit? Oh, nawawala ka, partner. Yan, partner, tongit ang kanilang nilalaro. Nawawala ka. Kahit sabi mo, partner, ito ay bawal. Ah, ito lang, wala lang. Ito naman. Yes. Oo nga eh. Yes, partner. Ay, ito. Sandali, partner, ah. Okay. Ayan, masyadong malakas. Nakadikit ang ano mo niyan. Ang okay, iyong bibig sa ano mo niyan. Okay, partner. Alam mo, partner, yan nga yung tawag na itong kids. Kahit, partner, na sarili mo ng bahay, ikaw naman nakakaalam at nakakagulo, partner, dahil dito oras ng gabi naglalaro pa kayo naghihiyawan. Talagang mahuhuli kayo. Kaya partner, yung tatlong suspect partner na nabanggit ko kanina ay ngayon ay yun, maghihimas ng rehas at kailangan partner na yung piyambang yan sa 1602 partner kanilang naging kaso. Sa 1602 ang ano, Article 1602. Eh partner, bukas ba nandiyan ka sa ano, sa meeting? Mukhang nasa binangunan ka ba ngayon? Partner, so to say, I'm going back to my place where I belong, San Fernando, Pampanga. San Fernando, pero babalik din ako partner next week. Ah, so hindi ka makakaten sa bukas sa PNP ano, siguro, meeting partner, niya, ah? Yung PA, yung ano natin PNP press corps? Oo. Bukas? Siguro, parang mayroon. Mamaya partner, tawagan mo ko dahil may balita ako sa iyo na sana maibigan mo o hindi mo maibigan. Sa iyo na lang yung partner. Pagkatapos sa iyong programa. Partner, nandiyan na rin partner yung kanta partner, mamamaya na loko mo. Pwede mo rin siyang i-play. Aha. Sa beautiful song sa mga politikong pasoy. Oo, na... Ano to? Baka next week ko na to papaano kasi hindi ko alam kung maisisingit natin eh. Kasi okay, nasa partner. Ano, sa ano eh. Kung i-perform, hindi, dun sa ano, sa messenger. Itong nasa messenger, di ba partner? Yes, partner. Eh, baka mawala ka pagka inilipat ko to eh. Sige, partner, ang iyong lingkod partner ang lumikha ng kantang yan dahil paborito kong Aegis. Alternatibo naman natin sa mga pastaway ng mga politiko. Ayan, pinapating ng ko kay sa ating partner na si JR, ating technician. At saka din partner, tomorrow partner, gaganapin din yung ating ano partner. Ito yung tinatawag na PNP Got Talent. Media Got Talent partner. Bukas yun. Bukas yung partner. Yan ba? Siguro partner, yung iba makaka-attend. Pero partner, siguro ako hindi na muna makakasama dahil partner. Pero partner, mas maganda partner, attendan mo yun. Attend ako bukas, Sabado naman. Makaka-attend ako niyan. Anong oras nga ba yan? Nakabigla ganun, ikaw natin ano alas, eh. Alas 8 partner, pero much better earlier than the time. Saan ba yan? Sa Hilltop? Partner, hindi partner. Kay Pau? Sa Pau? Presco, kay Presco Pau. Basta ano, aanhin ko na lang din. Para kay President Nats Alporte.
Yes, partner, sa group chat. Oh, pero personal, mas maganda yung personal. Minsan, pagka ganyan parang magtatanong ako ng ano, kasi hindi na ako nakakapag-back read. Oh, partner, mas maganda, partner, after the program, after matapos mo yan, just give me a ring, partner, at may magandang balita ako sa iyo. Okay. Oh, mamayon ka. Oh, sige. Pag ano, ipa-play namin pagkatapos natin ito, no? Yes, mamaya, partner, sabi mo. Maraming ano salamat, partner. Tatawagan ba kita, partner? Partner, tatawagan ba kita after ng program? Yes, partner. Oh, sige. Ngayon ay magpaalam ka na. Kay mula dito sa lalawigan ng Rizal, Piki Custodio po, pasamang ka na nagpapaalam para sa programang Sweet Memories ni kasamang Elmira. Okay, bye-bye. Thank you. At yan po ang ating partner. Ngayon ay ipaparinig po natin sa inyo yung kanyang kanta. Tingnan natin. Hope you enjoy the song. Lahat ng ating mga taga-subaybay sa programa ang Sweet Memories. Ano po? At kahit na yung sa para doon sa mga magbubukas pa lamang ng kanilang mga programa, minsan kadalasan ito ay nangyayari ay after the program na po sila nanonood. Ano po? Okay, tingnan natin. Go na. Yes, ito pangawitin ko ay para sa mga politiko na hindi pasaway. Pero kung bakit hindi kayong pasaway, huwag kayong offended. Yes, this song's dedicated to all of you. Mamamayan na loko. Shout out! Hello, kay Bobby Mariano. Sana rin. Sound lang. Niloko mo, mamamayan, pati mga pangarap nila. Gawain mo. Natatawa sila ng marinig nila. Ikaw ay lalaban. Halos kahapon lang sinabi mo sa amin na ikaw ay pangmasa. Okay, bilis naman, sino ba yan? Nakuha mo mukha, wala namang alam. Ilan kaya sila ang paaasahin mo pa? Pero
Okay, from Norma Gonzalez Gomez, the song are very nice. Thank you. Lerma, oh, yes. Norma Shapi, oo nga, kanina po yan. Ano po? Vicky partner, tawag ka na lang. Okay, natawagan na natin at narinig niyo po ngayon yung kanyang kanyang awitin, ano? Nakakatuwa. Ayan. Hi to my apo, Harwinder Singh. Andiyan yan sa tindahan. Ayan. Kasama siguro na ang mami niya. No? So, okay. Okay. Thank you. So, yan po yung ating mga kasalukuyan. Ano po? At marami. Meron pa rin iba na na nakakapanood. Ano po? Hindi lang po natin sila makita dito sa ating nakalagay na lang na 26 na nanonood. Ano po? At yung iba pa, thank you po sa lahat. Muli, batiin ang ating ano, happy birthday po ang aking manugang kahapon yan. Ano? At masaya, kagabi, nag-uwi ng pansit, na pinagsalu-saluhan, hindi na kasi nakakapagluto. Okay? At so, para sa mga may birthday, sa lahat ng mga nagdiwang at nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan ngayon, mhm, kung meron tayong Tagalog na happy birthday song na yung parang yung sa mga mga adults na kanta, no, para hindi pambata. Okay, ipaparinig po natin sa inyo. Happy birthday po sa inyong lahat, sa mga nagdiriwang din kanilang anniversary. Happy anniversary. Okay, narito po ang ating birthday song para sa ating mga adults. Ayan, papakinggan nyo, nahanap po natin yan. Sa inyo ang handa, sa akin ano ba, ano ba yan? Sa inyo ang inom, sa amin ang ano, pulo, sa inyong pulutan kami taga-kain at taga-inom. Okay. Aha. So, ayan pa. Okay, thank you po, Marieta. Okay. May umuulan pala sa Pasig, pala. Umuulan pala sa Pasig kasalukuyan, ano? Okay, Rosalina Castro, Alicia Rosario, Torres, thank you. Okay. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo manasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. So, happy birthday kay Aldous Kalimlim. Okay. Mula sa kanyang Dario, Adonis Kalimlim. Ayan, ang ating friendship. Ayan po. At kahapon nga yung aking manugang Marilu Roque. Ayan. Okay, ano, diba? Okay, magbasa tayo dito.
Para sa mga kababaihang mayroong mga asawa at nagkakaedad na, dumarating at darating ang oras na wala ka nang ganang makipag-sex. Sex life po ito. Lalo na sa panahon ngayon na laging stress at toxic ang buhay. Marami ang napapabayaan na ang sarili, kaya importanteng magkaroon ng me time. Magpahinga, mag-relax at laging mag-exercise. At sama na natin dyan yung pagpapabeauty. Ano? Kung may pagkakataon kayo na magpa-beauty, magpa-spa, gamitin ninyo ang inyong panahon para naman hindi yung kayo ay nai-stress. At pagdating ng gabi, kung kailan kailangan tayo, kayo, ng inyong mga hobbies, ay hobbies or wifeies, ano, ay wala na kayong panahon para dyan. Ano po? Kailangan ding buhayin ang sexual desire at makatutulong ang mga aphrodisiac. Ayon sa mga Tagalog Wikipedia, ay isang pagkain o inumin na magpapataas ng pagnanasang sexual. Ito ay mula sa salitang Griego na aphrodisiakon, na tumutukoy kay Aphrodite, ang diyosa ng pag-ibig ng mga Griego. Sa ating kasaysayan, maraming pagkain, inumin at mga gawi ang may mga reputasyon na nakakadagdag ng gana at sarap sa pagtatalik. Narito ang isang natural na aphrodisiac para sa mga kababaihan, kakao. Ang sariwang kakao ay superfood na maraming benefits. Kabilang ang aphrodisiac properties, ang kakao ay may anandamide na kilalang bliss molecule. Ito ay punong-puno ng helpful magnesium phosphorus, antioxidants at libido enhancing arginines at methyl xanthine. So yan. So meron kayong kahit paano ay natutunan or narinig na kailangan din po. Babae at lalaki ay talagang kailangan po natin na magkaroon ng me time, no? Yung hindi naman puro trabaho ang kailangan. O kaya napapabayaan nyo na yung inyong mga sarili. Baka mamaya nagtataka pa kayo, lalo na sa mga kababaihan. Bakit si Mister ay ginagabin lagi ng pag-uwi? Ano? May mga dahilan-dahilan po yan. Kaya pag-aralan po natin ang ating sarili at baka mamaya nga dumadating ang inyong hubby na kayo ay mukhang ano, mukhang panis. panis dahil ano, mukhang lantutay na, no? Dahil sa mga katatrabaho sa maghapon. Ano po? Hindi natin dapat papabayaan ang ating mga sarili kahit po tayo ay meron pang mga anak. Maraming mga anak at maraming inaasikaso. Kailangan meron kayong tinatawag na me time. Ano? Yan nga po yung pagbibigay natin ng pansin sa ating mga sarili. Sinasama ko na yung aking dahil babae din naman ako. Okay. Magpahinga, mag-relax at laging mag-exercise. Ayan nga, katulad ngayon, meron akong daladalang ano, tawag ba dito? Meron akong meron akong na pwede akong magpa beauty ngayong araw na to. Relax, magre-relax tayo. So, dadaan tayo sa Shangri-La, libre lang 'yan. Mahal-mahal din naman, pero okay naman 'yan, libre nga eh. So meron akong good for two na magagamit ko, no, sa pangalawang gamit. One hanggang two, first time ngayon, okay. Sa susunod naman yung ano, baka next week naman, ano. Maganda yung bigyan natin ng pansin ang ating mga sarili dahil hindi ko mo tumatanda na o kung mo merong asawa, kung mo may mga anak na nag-aaral, maraming gawain sa bahay. Huwag naman po natin napabayaan ang ating sarili at baka mamaya kayo po naman magtataka, no, na ang inyong mga mister meron na palang ibang kadate. Ano po? So, yan po yung mga paalala sa ating mga kababaihan na bigyan ng pansin ang inyong mga sarili para din naman sa inyong magandang samahan ng inyong mga partner sa buhay. Okay? Paano mai-enjoy ng isang hobby ninyo, no, na pagkapagod ng dadating, tapos makikita ka pa na ganyan, losyang ka, or kung ano man yung mga pinaggagawa mo na nagre-replica sa iyong pagkatao sa pagdating niya, sa halip na ma-enjoy niya yung gabi, na magpapahinga siya, baka pagtingin pa lang niya sa iyo, yung kanyang stress ay nagkapatong-patong na at hindi ka na halos tignan. Ano? hindi ka pa kinakausap, ay wow. So, paano ninyo pangangalagaan ang inyong love life, ang inyong pamilya, ang inyong
mga kapartner sa buhay kung ang sarili ninyo po ay inyong pinapabayaan. So, wag nating pababayaan ang ating sarili. Ano po? Okay? Meron taong mga likas. Ano? May mga likas na tao na talagang kahit nasa bahay lang ay nagli-lipstick, nagpupulbos. Ayan. Magandang habit ng isang tao yan. Dahil hindi naman po yan masasabing magastos. Alam niyo po ba kung bakit? Aba, bumili ka kaya ng isang lipstick. Gaano kaya katagal yan mauubos? Diba? Bumili ka ng pulbos. O gaano ba katagal yan mauubos? Hindi naman yan Johnson's na para sa baby mo na ipagtataktakan mo talaga. No? So, mga ganyang mga bagay. At syempre, yung ating hygiene. Kailangan lagi po natin na binabantayan yung ating sarili para naman na maging maayos. Ano? Pagka dumikit ang inyong hobby, ay amoy ano kayo? Amoy bagong paligo ang pakiramdam. Ayan, ang amoy at ang inyong pakiramdam. Okay? Sige. At alam nyo ba, nako biglang nagkaganon, iba na po itong topic natin. Ha? Hindi na ito kasama doon sa mga mag-asawa. Okay? Alam nyo ba na ang lalaking gagamba sa Australia na redback spider ay sinasakripisyo ang kanilang katawan sa babaeng gagamba upang masiguro ang masustansyang kailangan ng parating na offspring. Ayan. Tama mo, no? Sa hayop man, ano? Ito, sa insekto man. Nagsasakripisyo para lamang maganda ang kanilang offspring, okay? At alam niyo bang mayroong yoyo museum sa Burlington, Wisconsin. Mm-hmm. Alam niyo ba, ang polar bears ay madalas naglalagi sa dagat? Okay. At alam niyo ba na ang kakulangan ng tubig ay number one na nagpapatrigger ng pagod sa araw-araw. Ayan. Katulad ng sinabi natin kanina at pinag-usapan sa ating partner sa kalusugan. Ano po yung binigay ng ating partner Lerma Mendoza, mga paalala. Kailangan natin ang pag-inom natin ng maraming tubig sa araw-araw. Ayan. Kasi nga, 80% ng ating katawan ay gawa sa alkaline, ano? gawa sa tubig at iyan po ay alkaline. Ngayon, nababaliktad na po yan. Kung dati ang alkaline, ang alkalinity ng ating katawan ay 80%, ngayon at 20% ang acidic, ngayon nababaliktad na. Kaya nagkakaroon po tayo ng mga maraming sakit, ano po? Kaya iwas-iwas lang sa mga sakit sapagkat sa bulsa at sa katawan ito ay pasakit. Kaya ano ang dapat gawin? Uminom ng maraming tubig. Huwag magpiit ng pag-ihi. Yan, paalaala ay gamot sa mga taong madaling makalimot. Okay? So, ang kakulangan ng tubig ay number one na nagpapatrigger ng pagod sa araw-araw. Hindi lang, pati sa sakit. Ano po? Kaya, lagi tayong mag-inom ng tubig. Okay? Muli, sang-awitin para sa inyo. Hello. Let me be with you. You are.
promised land. Let me share the years, all the joys and tears. Oh, let me be with you. Let me share the years, all the joys and tears. Oh, let me be with you. Yan po. Tuloy-tuloy pa rin at palapit ng palapit ang ating oras upang tayo ay mamaalam na naman. Eto, tingnan natin, last minute na deadline. Eto, marami bang katulad ko? Ay, biglang ganyan. Alam po ninyo, lumaki na po ako talaga, no? Hanggang sa nagka-edad na ito, na palaging nasa, para bang kumbaga sa basketball, ay lang nasa last 2 minutes, ano po. Pero, ewan ko, parang yun na yun, siya na yun, na parang katulad din naman nung isang pangyayari na pagka nakita ng aking mga kasama, yung mga nakakasama ko po, ano, yung bigla na lang may matutumba, bigla na lang may manalaglag, bigla na lang matatapon. Eh, yan po yung sinasabi nila na ako yun, ako yun. Kumbaga, parang na ano nila na talagang si Melo, hindi pwedeng may pag mayroong ay nako okay ganyan talaga yan. Hindi pwedeng nagkakaroon ng nangyayari ano po. So baka kayo ay may marong mga ganun eh minsan tingnan natin baka sa inyo ay hindi pa huli. Yung sa akin kasi eh, hindi ko naman sinasabing huli na kaya lang parang naging bahagi na yun ng aking buhay ano po. Naging tatak na ni Madam Butterfly na kung minsan kahit nasaan ang ayos-ayos bigla magkakaroon ng ganyan. Bigla magkakaroon ng ganito. Ayan, so, ayan, si Vicky Custodio at saka yan si Lerma Nierba Mendoza. Eh, talaga namang parang mga kapatid ko na yan na nakita nila, ay, nako, edo na naman. Ang ganda-ganda na, ano, ay, bigla na naman. Ayan, so, baka sakaling sa inyo, ay pwede ninyong magkaroon ng bago o pagbabago o maiwasan ninyo yung mga last minute na deadline, no? Ang mga Pinoy ang hilig sa last minute deadline. Yan. Nagka-claiming at inaaligaga ang sarili. Kailangan ay matutong magplano ng mas maaga. Kapag alam kung ano ang dapat gawin, ay mas makapag-iisip ng strategy. Okay. Para mapaganda o gumanda ang trabaho, importante ang to-do list para maging organized ang trabaho. Maiwasan ang pumalpak, okay? At maging mas creative. Makapag-a-adjust sa mga bagay na dapat mabago, pero karamihan sa mga tao ay mas gustong gawin ang task sa araw-araw na ini-stress ang sarili. Yan, tingnan natin. Pwede namang magkaroon ng plano para mas magandang agenda. Ano po? Para sa darating na events na ikagaganda ng sistema ng trabaho. Pwede rin naman ang araw-araw na goals na mas mabuti kung bago matulog ay i-check. Ano po? I-check ang mga recap kung success na ba ang task na inyong gagawin. Makikita kung magiging maayos ba ang flow, paano at saan dapat i-improve ang trabaho. So, yan po yung mga bagay na kailangan na ginagawa natin, ano, dapat talaga.
Pero pangkaraniwan nga po, eh talagang katulad ng inyong lingkod, nangyayari po 'yan. Kung kailan paalis na lang, meron pang kailangan gagawin. Alam po ninyo pagka ano talagang nangyayari po 'yan sa akin na papaalis na lamang, meron pang gagawin. Kung kailan papaalis at saka may makikita. Kung kailan papalis at saka maimaaalala, no? Ganyan po yun eh. Kahit na kung minsan ay ginagawa ko rin naman po, nabantayan yung aking mga ginagawa, siguro katulad din ng iba. Kung kailan na doon na sa parting ganyan, hawak mo na yung susi, eh, bigla, nabitawan mo pa. Isipin mo ngayon, saan mo na ilagay? Okay, Tam? Kaya nga po ganyan, yung maging organized tayo, yung mga susi ninyo dyan, lagyan ng tali. Ano po? At isabit doon sa dapat sa lugar kung saan ay madali ninyo itong makikita. Kung saan, kailangan doon nyo lang ilalagay yung susi ninyo. Yan, usapang susi yan. Ano po? Kasi doon sa amin, karain namin. Kunyari, meron kami tatlong susi. Hanggang ngayon, naging isa na lang. Isa na lang ang natira at nalabi. Imagine ninyo, hindi kasi inilalagay sa tamang lugar. Pag naman nahiram, A1, kung baanong nangyayari at hindi naman yata na ibabalik. Kaya nga po ang paalala, kung may mga ganyan kayong mga bagay sa inyong tahanan na nangyayari, lagyan nyo na ng tali. Ano po? At lagyan nyo ng isang lugar na pwede ninyo siyang makita kaagad. Maganda po yun dahil po ang pinaka-suma noon ay pag lumingon kayong ganyan, alam nyo na ayun yung susi ko. At least, kung binitiwan ninyo ang susi, isinabit ninyo dyan sa natatanaw ninyo na pwestong-pwesto niya na lagi nyo yung sinasabit, paglingon pa lang nyo, ayun yung susi. Kasi nangyayari din po sa akin na minsan, pagkahawa ko lamang po, bigla, naisara ko pala yung pinto, nailock ko pala, ayan, ako namong problema. Ayan, nangyari yan sa akin last week lamang. Kaya natatawa yung aking inaanak na nakutulungan mo ako at nakalimutan ko wala nga pala akong kasama sa loob ng bahay. Ayan. Mabuti na lang, may technique siya para mabuksan. Ayan. Kaya lang, syempre, hindi tayo aasa lang ganun at masisira po ang ating mga susi. Ano po? Masisira ang ating padlock. Kaya kailangan talaga na unti-unti po ay ating itatama ang lahat ng ating mga gagawin at iisipin. Lalo na kung mga bagay na importante gaya ng susi nga, lagyan na nyo ng isang lugar ang inyong bahay para at least kung kayo po ay medyo may pagka malilimutin din. Ayan. Na minsan, sa dami po ng ating iniisip, tayo po ay nagiging medyo malilimutin din. Kaya kailangan nakikita natin sa ating lugar, sa isang lugar, kung saan tayo maglalagay ng gamit. Po. At sana po, lahat po ng ating napag-usapan ngayong araw na ito, meron po kayong natutunan. Kung meron kayong comments, text lang po kung ano po ang gusto ninyo pong dagdag sa ating program. Kung meron pa man, thank you po sa lahat. At ito po ang inyong lingkod sa ayaw man at sa gusto natin na medyo manatili pa, parang uwian sa eskwela, kailangan ng umuwi. Ano po? At ito po ang inyong lingkod. Madam Butterfly, hanggang sa susunod na Biyernes, ang ating music, ang ating It's Time to Say Goodbye, kailangan na po nating isama. It's time to say goodbye. Until next time. Friday, see you, alauna hanggang alas 3 ng hapon. Huwag niyong kalimutan, paalaala ay gamot para sa mga taong madaling makalimot. Okay. To say goodbye. Alam. It hurts to even try.